Isang mapagpalang araw sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Samahan niyo po ako sa isang usaping espiritual na hatid ng katotohanan at kasagutan sa inyong mga katanungan. I am Sister Leona Rosales at ito ang Spiritual Talk. All Saints Day and All Souls Day. Mga kapatid kong kay Kristo, ipagdiriwang po natin ang mga banal na araw na ito. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ang araw ng mga santo? Brothers and sisters, itinakda po ng Simbahang Katolika ang araw na ito para alalahanin at bigyan po ng karangalan ang lahat ng mga nabuhay at namatay para sa Diyos. Sabi nga po sa Biblia, "We always thank God for you all and always mention you in our prayers. For we remember before our God and Father how you put your faith into practice, how your love made you work so hard, and how your hope in our Lord Jesus Christ is firm." Brothers and sisters, ang All Saints Day po ay isang banal na araw para po sa ating mga Katoliko na ipinagdiriwang po natin taon-taon tuwing November 1. Hindi ito dapat ipagkamali sa All Souls Day na ipinagdiriwang tuwing November 2 na iniaalay naman po natin sa mga namatay na at hindi pa nakakarating sa langit. So ang tanong, bakit nga po ba natin ipinagdiriwang ang All Saints Day at All Souls Day? Unang-una, dahil mismo ang Diyos po ay inaalala sila. Sa Hebrews chapter 6 verses 10 to 12, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga pinangako niya. So, kung ang Diyos nga pong mismo ay inaalala ang mga taong matuwid, ano pa kaya tayong mga tao? Subalit, my dear brothers and sisters in Christ, nakakalungkot. Nakakalungkot na ang mga banal na araw na ito ay ginagamit ng mga taong mali ang paniniwala upang ipromote ang mga bagay na pangdemonyo o nilalang ng kadiliman tulad na lamang daw ng bruha, mga mangkukulam, mga vampira, mga zombies, impakto, maligno, kapre at iba pa. Pinapaalala po sa atin ng simbahan na ang ganitong mga costume parties at house decorations na may mga ganitong konsepto ay hindi po ayon sa mismong selebrasyon at salungat sa totoong hangarin ng mga banal na araw na ito. Tandaan po natin na ang November 1 at November 2 ay upang magpalaganap ng mga kabanalan ng mga santo at ang panalangin sa mga yumao, hindi para maghasik ng takot at kahinaan. Ang demonyo po kasi ay nais na magpalaganap ng takot upang mailayo tayo sa Diyos. Sa 1 John chapter 4 verse 18, "There is no fear where love exists. Rather, perfect love banishes fear, for fear involves punishment, and the person who lives in fear has not been perfected in love." So ngayon, ano nga po ba ang utos sa atin ng Panginoon? Mababasa po natin sa Ephesians chapter 4 verses 23 to 24, "Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan." Kung ganoon, paano nga po ba natin ipagdiriwang ang All Saints Day at All Souls Day ng ayon sa selebrasyon at sa pananampalataya natin? Una, i-celebrate po natin ang All Saints Day at All Souls Day hindi sa mga horror party, kundi sa mga All Saints Party. Magsuot tayo ng kasuotang pangbanal o kasuotan ng mga santo, imbes sa mga multo, aswang, white lady, sa ganito pong paraan.
maaalala natin na ito ay araw ng mga banal, hindi araw ni Satanas. At magpapaalala sa atin, sa ating mga kapwa, na kailangan tularan natin ang mga banal na tao. Pangalawa, bisitahin ang mga puntod ng mga yumao nating pamilya at ipagdasal. Ipagdasal natin sila sa Diyos. Pangatlo, dumalo sa banal na misa. Since na ang November 1 at November 2 ay isa sa pinakamahalagang araw para sa ating mga Kristiyano, nararapat lamang po na makiisa tayo sa Santos na Misa. Offer mass intentions and pray for the souls of the faithful departed. At pang-apat, pray, pray, and pray. Ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na yumao. At ganoon na rin ang mga nasa purgatorio. Tandaan po natin, napakalaki ng gampanin ng ating mga panalangin. Ask for the intercession of the saints. Ngayon ito pong ating katanungan. Bakit kaya may mga kapatid tayo sa ibang pananampalataya na kinukontra ang napakahalagang araw na ito? Lalong-lalo na ang pagpanalangin po natin sa mga yumao. Ang dahilan ay parang demonyo. Ayaw niyang makapasok tayo sa langit. Isa po kasi sa mga paraan para makapasok sa langit ay ang paggaya sa buhay ng mga santo. Sa pamamagitan nito, matuturuan natin ang mga bata ng Christian virtues, good moral examples, at mapagpatibay natin ang isa't isa sa pananampalataya. Kaya naman, si Satanas ay pilit na pinapasok sa ating isipan na ang pag-celebrate po ng November 1 at November 2 ay sa paraan ng nakakatakot imbis sa paraan na nagpapaalala o magpapaalala sa atin sa mga banal na tao. Kaya naman muli, brothers and sisters in Christ, ang November 1 at November 2 ay hindi dapat katakutan, dahil ang November 1 ay para sa mga banal. At dapat natin maalala sila upang sila ay ating maging huwaran na maging banal din tayo at maging tapat na lingkod sa ating Panginoon. At syempre, ang November 2 ay ang panahon na kung saan kailangan nating ipanalangin, alalahanin ang mga yumao. Magsuot po tayo ng magpapakabanal sa atin. Again, I am Sister Leona Rosales at ito ang Speed Talk. Spiritual Talk.